Chika May, tatsyempre mga Marites, BBM, and Raul. Good afternoon. Isang magandang araw na naman po sa ating lahat. And meron po tayong gagawin sa ngayon ay gagawa po tayo ng orchid. Ay tataniman po ng orchid. Bago natin simulan, nais ko po muna kayong pasalamatan. Ayan. Thank you sa lahat. At thank you rin sa lahat ng comments. So, ayan, pakiusap ko, Chika Mate. Sana tapusin nyo naman ng panonood. O, diba? So, ayun po. I-introduce ko po sa inyo ang ating kilala nyo na siya. O, diba? Ang aming super beauty. Ayan, ang partner ni Mami, syempre. And, yun nga po, super beauty, manang-mana sa nanay. Ganun lang yun, diba? Diba, Lods? At eto na nga po ang aming super beauty na Raul. O diba, ang sarap ng ngiti. Okay, habang gumagawa siya, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Tirada ni Glenda. Ayan, Lods, kamusta po? Shoutout din po sa lahat-lahat ng mga subscribers niya. And sana patuloy po natin siyang supportahan. Ayan, mga kaibigan. Ito po yung nagawa na bunot na pagtataniman. Ganyan po yung itsura. Ayan, nilinis po, tinanggalan ng tiyan. Ayan, ito po yung proseso ng paggawa. Ayan po. Ayan. DIY lang po tayo. Ayan. Tapos, tatanggalan na magkabilang dulo. Puputulin sa gitna. Ayan. Tapos, lilinisin po yung tiyan kasi madali pong mabulok yun. Ayan. So, yun na nga po mga Chika Mate. At tulad ng sabi ko, sana ituloy-tuloy nyo na panoorin ang ating video. Tapos, syempre, shoutout po muna and maraming salamat sa lahat ng subscribers, sa lahat ng sumusuporta. And kapag bago ka pa lang sa aming video or sa ating video, at bet mo po yung ganitong usapin tungkol sa halaman, tungkol sa orchids, tungkol po sa travel, tungkol po sa at kung ano-ano pa, ayan, mag-subscribe ka na kaibigan. Huwag mong kalilimutan na pindutin ang like, comment ka na rin po, and subscribe. Siyempre, baka naman, pwede i-share. Ayan, wala naman pong bayad, friend. Ayan, Chika Mate. And, siyempre, tapusin ang video. So, ayun po, guys. Thank you. And, itutuloy po natin ang ating video after po ng ating intro. Ayan. Gagawin natin. Ito pong mga pananim, nilinis na po siya. Tinanggalan na po ng mga ano, yung mga ugat-ugat na dead roots, tapos ayun, nilinis na po siya. So, ito po siya. Hugasan po muna natin sa gamot. Sa ito yung inanda naming tubig mga kaibigan, mga Chika Mate. Mayroon po siyang halo na gamot, Ditane po at saka Lanate. Ayan, anti-fungal at saka anti-insecto po. Ayan po. Tutupo natin ng konti, hugasan natin. Ayan, ganyan. Parang magugas na gulay. Ayan, parang magugas na gulay. So, after po natin na mahugasan, set aside muna natin. Kasi, ayan po ang ating mga pananim. Hugas na po. So, after po na mababad natin, ito na hugasan, ibababad natin ulit. Idadagdag natin dito, mababad natin, more or less, mga 30 minutes. Pinakamatagal na po yung 1 hour. Huwag po masyadong matagal, mga kaibigan. Kasi po, baka naman madami sila dahil sa tagal na nakababad. Ayan, huwag po masyadong matagal. 30 to 1 hour lang po nababad sa anaa. Ayan siya. After po na mahugasan natin sa tubig na may gamot ang ating mga orchid, isusulit po naman natin na hugasan ang ating mga pots. Ayan. Hensya na po sa mga maiingay kong kapitbahay. Ayan. Sasaw-saw lang po siya. Kasi nalinisan na po kanina. Po siyang ibabad sa tubig na may gamot para po mamatay yung baon niya na fungi or yung kumapit na mga fungi at saka mga insekto. Ayan po. Ibababad po natin ng 30 minutes to 1 hour. Ayan. Kasi madumi din po yan. May mga ano. Ayan. Siyempre, nalaglag yan sa bukid kung saan lang.
bago nakarating dito, bago natin gamitin po, ayan po yung proseso ng aming pagtatanim ng so, ito po yung ating katriya. Ayan. Ayan po yung kanyang roots. Medyo pahirapan. Kawawa naman. Naghihingalo. Pero ayan. Tapos na natin siyang ibinabansa na. Itatanim na po natin, guys. Ayan. Ganyan po yung paglalagay siya. Ayan po. Ganyan lang. Huwag po masyadong ganos. Yung tama lang po. Ganyan lang po. Hello po mga kaibigan, at eto na nga po ang tapos nating itanim. Ayan, tingnan nyo po. Ayan, tapos na po tayo magtanim. Meron pa naman tayong itutuloy, pero eto po yung natapos na namin since gabi na po. Ayan, diba chika may, tingnan natin oh. Parang fresh na fresh ulit yung dating niya. And po observe po natin at ipa-follow up po natin ng upload kung ano po ang mangyayari sa ating nireplant na Cattleya orchid at saka Dendrobium at saka Oncidium. Ayan, Oncidium o Cymbidium. Ayan po. So, kung makikita natin, ayan, malinis po ulit yung paso. Wala pong dumi. Ayan. Ayan po yung mga puno ng mga orchid. Ayan siya. Ayan. Diba, chika mate? Ayan lang siya. Ayun yung flower. Ito po yung Cymbidium na imported. Ayan. Yung flower niya, kakaiba. Iba naman po yung ating native dito sa Pilipinas na kulay yellow lang po siya. So, ayan po guys. And itutuloy po natin ang video ulit. Kapag umokay na po siya, i-update po namin kayo after 1 month. Para makita po kung ano ang mangyayari sa ating tanim na orchid. Ayan. At yun nga po. So, ayun nga po, Chika Mate. Tapos na po tayong magtanim. Ah, hindi pala tapos. Marami pa po. Pero ginabi na po. So, itutuloy po natin bukas yung pagtatanim. Pero eto po yung natanim na namin. So, ulitin po natin. Unang-una, ang bunot na gagamitin natin ay ganun lang po yung cut. 3 inches po yung haba. As nakita po naman natin, huwag po masyadong mahaba and huwag po masyadong maiksi. And pangalawa, pwede tayong gumamit ng recycled pot. Pero kailangan din po ang gagamitin natin sa ating Cattleya at saka sa ating Dancing Lady, sa ating Dendrobium ay clay pot. Pwedeng recycle. Ilinisin po natin kasi ayaw po nila ng mafungi. Ayan, ayaw nila ng may bacteria. Kailangan lahat ng gamit lilinisin ng tubig na may gamot. And next, yung itatanim din po natin before natin isok or ibabad sa anaa or rooting hormones na meron tayong available, yun po ay huhugasan po muna natin ng tubig ulit na may gamot. Ayan, bunot, hugasan po natin ng tubig na may gamot. Paso, ganun din po. And yun nga po, pwede po yung ating gagamitin ay mix ng charcoal at saka bunot ng nyog. Ayan, mga chikami. So, i-update po namin kayo sa susunod kung ano po yung magiging resulta, kung ano po yung mangyayari, kung magiging okay ba sila. And eto po yung mga gamot na ginamit. Ayan. So, sa rooting hormones natin, ang gamit po ay anaa. Ayan. And sa atin naman anti-fungal, ang ating gamit ay eto po. Sa atin pong para sa insekto ay eto rin po. Ayan, basahin pong mabuti mga kaibigan. Gaano kadami? Babasahin lang po yung instruction. Ayan mga kaibigan, gaano kadami ang ilalagay sa tubig? Gaano kadaming gamot? Gaano kadaming rooting hormones? May mga instruction po na nakalagay po sa label ng mga gamot na yan. Ayan.
Ayan. Saan po bibili? Available po sa lahat ng agri supply or farm supply. Ayan. So, hanggang dito na lamang mga kaibigan. Hanggang dito na lamang Chika Mate. And shout out po sa lahat. And yun nga po. Pa-comment naman po, pa-like, pa-subscribe, and pa-share. Ayan. Thank you, thank you, thank you po ng madami. And God bless.
Yeah.